Alam mo, marami rin nagtataka, di ba? Di ba nagsabi na nga sa kanya yung girl na wala siyang kinalaman at pinuri pa siya ni Catherine, di ba? Nirepost pa ni Catherine. Oo. Ano sa palagay mo, bakit pati siya in-unfollow yung girl? Naku, para lang siguro lang matapos na lang talaga lahat, para wala nang connection sila. Ang iniisip nga ng marami na ay bakit unti-unti daw ang pag-unfollow ng mga ito, hindi isang bagsakan. Mga sa susunod daw, sino naman ang aabangan natin i-unfollow ni Catherine? Okay, eto na. Eh, napadamay nga si Julia Barreto at saka itong si Liza Soberano, di ba? Ang tanong ng bayan ngayon, bakit pati sila? Ano ba ang koneksyon tungkol sa ginawa sa kanya ni Daniel Padilla? Mainit ngayon na pinag-usapan ang kapamilya aktris na si Catherine Bernardo, kung saan ikinagulat ka ng netizens ang ginawa niyang pag-unfollow sa kanyang mga kapwa artista. Tila seryoso sa pag-move on ang kapamilya aktris na si Catherine Bernardo sa hiwalayan nila ng aktor na si Daniel Padilla, kung saan mainit nga ngayon na pinag-usapan sa social media ang pag-unfollow niya sa Instagram account. Una nga rito ang dati niyang kasintahan. Matapos ka ang mahigit isang buwan mula nang aminin nila sa publiko na nagwakas na ang 11 years nilang relasyon, kung saan napansin ng mga netizens na hindi na pinapalo ni Catherine Bernardo ang IG account ng kanyang dating kasintahan na si Daniel, na tila pinaninigan na ng kapamilya aktris ang sinabi niya sa Instagram post niya last December 14 na umunoy tungkol sa pag-move forward mula sa sinapit na relasyon nila ng aktor. No looking back, only move forward, na may rainbow emoji pa ito, pahayag ng kapamilya aktris sa kanyang post on that day. Bago ang pag-unfollow ng aktris sa social media account ng aktor, namataan pa sila ng publiko nitong Sabado, January 6, nang umatin sila sa kasal ng kapamilya TV host na si Ruby Domingo, na tila agaw ay sinapa ang aktor sa kasalan na parang aso na sinusuyo ang dalaga. Samantala, maliban kay Daniel Padilla, ina-unfollow na rin ni Catherine Bernardo ang iba pang aktris na sina Jillian Vicencio, Julia Barreto at Liza Soberano. Napalaisipan nga ngayon ng netizens kung ano ang tunay na dahilan, na kahit nga sa programa na Christopher Minute ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min, ay napag-usapan din nila ito ng kasamang si Romel Chica, kung saan ikinagulat rin nila at napatanong sila kung ano ang tunay na dahilan ng pag-unfollow ng kapamilya aktris sa kanyang mga kapwa-artista. Ganun pa man, suportado pa rin ito ng ilang supporters ng dalaga ang desisyon nito, kung saan naintindihan nga nila ang aktris, lalo na kung makatulong daw ito sa kanyang healing at pag-move on. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video. Ayan, magkumpisala na po tayo mga kapatid tungkol dito sa usong-usong unfollowhan ngayon ng mga artista. Una, si Daniel Padilla. Tapos, itong, alam mo, marami rin nagtataka, di ba? Di ba nagsabi na nga sa kanya yung girl na wala siyang kinalaman at pinuri pa siya ni Catherine, di ba? Nirepost pa ni Catherine. Oo. Ano sa palagay mo, bakit pati siya in-unfollow yung girl? Naku, para lang siguro lang matapos na lang talaga lahat, para wala nang connection sila. Ang iniisip nga ng marami na ay bakit unti-unti daw ang pag-unfollow ng mga ito, hindi isang bagsakan. Mga sa susunod daw, sino naman ang aabangan natin i-unfollow ni Catherine? Okay, eto na. Eh, napadamay nga si Julia Barreto at saka itong si Liza Soberano, di ba? Ang tanong ng bayan ngayon, bakit pati sila? Ano ba ang koneksyon tungkol sa ginawa sa kanya ni Daniel Padilla? Okay, eto na. Marami nagkukwento, ito pala kasing si Julia Barreto ay kaibigan daw, best friend yata ng kapatid ni Daniel na si Maggie. So may koneksyon. Ito namang si Liza Soberano, dati naman na niyang hindi talaga pina-follow si Catherine, kaya bakit siya ipa-follow ni Catherine, di ba? Eka nga natin, di ba? Hindi bali ng ilang kaibigan pinagkakatiwalaan kesa sa marami na hindi mo naman po pwedeng ituring na kaibigan talaga, di ba? Ang parami lang ng pangalan sa listahan. Parang ganun. Okay, ano sa palagay mo? Ikaw, mula sa puso, ano ang komento mo tungkol dito?
Nako, ang komento ko dyan ay para lang siguro nagilinis talaga si Catherine sa mga nagdaang mga posts at mga issue na ayaw niya na okay, o tapos nagilinis. O, yun, nga, siguro talagang si Catherine talagang gusto niya talagang mag-move forward na talaga, mag-move on, kalimutan lahat yung mga dating mga kwento, ayaw niya nang balikan kasi doon nag-uugat lahat eh. Babalik at babalik siya doon sa mga ugat na yun, lalo-lalo na pag ganitong mga sitwasyon, ayan, naglalabasan na doon pala ito. Maganda tong punto ni Ching Bautista Silverio. Baka mga accomplices ni Daniel sa cheating, yung ibang in-unfollow ni Catherine sa IG. Good for her mental health. Cutting her ties with low-life people. Wow! With low-life people. O, oh, diba? Ching Bautista Silverio, panalo ka talaga pag ikaw nagbitiw. O nga naman, ano, sino bang may connection tungkol sa isang taong nanakit sa'yo na gusto mo nang kalimutan? Gusto lang ha, gusto nang kalimutan ha. Bakit pa nga naman makikipagkaibigan ka at makikipaglapit kung sakit lang din ang ibibigay sa'yo? Sabi ko nga eh, yung mga pampadagdag sa listahan, alisin na, di ba? Yes. Iba pa rin yung iilan na mapagkakatiwalaan. Tama lang naman si Catherine dyan. Kaya lang, usong-uso talaga. Sana mapanindigan ni Catherine yung pagbabago din sa kanyang ano, social media account. Hindi katulad ng ibang artista, may mga magbabago raw ngayon 2024 sa kanilang mga account, pero pinagdududahan naman ng buong bayan kung kayang panindigan, di ba? Abangan. At ito ang sabi ni John. I agree naman with Miss Ching Bautista Silverio. Totoo ang sinabi niya. Lahat ng may connection, bakit kailangan mo pang makasama at makapalitan ng komunikasyon? Tama lang yun para mas gumaan ang kanyang dinadala. Okay lang yan kung burahin niya lahat yung mga tao na walang magaganda sa kanyang mental health. Tama naman. Alam mo, si John at saka si Ching Bautista lagi magkatugma, ano, ang line of thinking nila. Ang ganda. Ina-isolate lang ni Kat ang sarili niya sa lahat ng tao malapit kay Daniel. Total na katahimikan, sabi naman ni Kita Julie Paras. Tama! Diba? Kung magtatanggal ka sa iyong paligid ng mga tao na alam mong wala namang magagawang maayos sa iyong kabutihan, diba? Mas maganda kung wala na lang. Walang issue, walang kahit anong komentong magpapalitan pa sila na masasakit, yung mga ganon. Tama lang yun. Tama lang. Walang problema yan. Okay, eto pa. Please don't mention my name. Ay, iba naman to. Eh, ano naman ngayon kung in-unfollow ni Catherine sina Julia at Liza Soberano? Hindi na ba sila magkakaroon ng bukas? Okay lang naman na in-unfollow, pero huwag na sanang ginagawa pang issue. Alam mo sis, mas tama siguro nating sabihin na eh ano ngayon kinanpalo ni Catherine si Julia tsaka itong si Liza Soberano, wala na ba bukas si Catherine pag nawala yung pangalan ni Liza doon sa kanyang social media account? Ayun. baligtarin natin sa totoo lang, di ba? Yon. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, let's be Asumero at Asumera sa topic na yan. Palagay ko po, may bad experience siya sa mga na-unfollow niya. These people could have been somehow part of the cheating that happened. Tama po. Remove those toxic people that hurt her. Forget now. Forgive later para may peace of mind siya. Tama! Diba? Ba't ka magpapaka-stress sa mga tao na wala namang magandang maidadagdag sa'yo, diba? Ganun lang yun. I-avoid natin ang mga toxic people. Ganun lang. Yun po ang pinakamaganda talaga. Huwag kayong magpapastress na nauuwi sa depression. Depression na kapag lumalim, iba nang naiisip ng mga tao. Pinakamaganda po talaga, i-avoid natin ang mga toxic people. Alam naman natin kung sino toxic sa hindi. Diba? Yun okay. Lang. Okay. Aha, eto pa. Okay. Aha. Sabi uli ni John, maganda ang kartada ni Catherine Bernardo. Puro magaganda ang ginagawa niya ngayon. Ang nakakatakot, yung mga taong parang walang pakialam sa nangyari, pero alam mo naman, duwarog.
duwarog na, mayabang pa. Nagpapanggap na matapang, pero umiiyak naman at naglalasing. Ay, nanonood ng SNN talaga. Nanonood ng SNN talaga, si John. Oo, totoo yan. Nay, pakisabi po sa Liza Soberano na yan, at lalo kay Julia Barreto, na humabol muna sa 1B box office record ni Catherine Bernardo bago makikonnect sa social media. Mga wala naman significant na ambag sa showbiz. Ang mga yan ay ang taray talaga ni Randy Balaguer. Oh, humabol daw muna kayo sa markang 1 billion sa takilya. Ayan na. Pero kahit paano naman, meron namang napatunayan sina Julia Barreto at Liza Soberano sa sarili nilang pananaw. Diba? Ayan, okay. At sabi uli ni John, tama ka na, baligtad rin talaga ang sitwasyon. O ano ngayon, kung di pinapalo ni Catherine, itong si Liza Soberano, may mawawala? Kay Julia Barreto, may madadagdag? Wala naman. O di mas maganda talaga, igalang ni Catherine ang kanyang sarili at mental health. Ayun. Naku, nakakatuwa naman ano. Alam mo, hindi kasi nabibili, nauupahan, nababayaran at nahihingi ang pagkampi, pagsang-ayo ng publiko sa isang artista. At ako ha, sa dinami-dami na po nang nasaksihan ko na issue at kontrobersiya sa showbiz, isa si Catherine Bernardo sa tinatayuan ng publiko. Napakalapit niya talaga sa bituka ng ating mga kababayan. Ito siguro yung tinatawag natin good karma.